maituturing na ulilang lubos itong si Mando. Maagang nawala ng magulang dahil ayon sa kwento niya, magkasunod itong nagkasakit at sa hindi matukoy na karamdaman. Naiwan ng mga magulang ang malawak na palayan kung saan napagkukunan ang ikabubuhay ng binata. Masasabing sa murang edad, namuhay mag-isa itong si Mando, pero hindi makitaan ng kahit na anong pagkabigo ang binata. Lagi kasi itong masayahin at may positibong pananaw sa mga bagay-bagay, kahit pa noong kabataan niya. Maliban sa pagsasaka, namamasada din ito ng tricycle tuwing hapon, kung nais nitong maglibang. Madalas natatambay ito sa tindahan ng tubaan ni Aling Minda. Bagaman nasa edad na itong si Mando, ngunit hindi pa nga nag-aasawa dahil ang palaging rason nito ay may tamang panahon ng lahat. Ang tanong, kailan? Hindi bumabalik ang panahon, Mando. Umaabante ito, naaayon sa ikot at takbo ng mundo. Ikaw din, mahirap ang walang kasama, lalo pa kung matanda na. Tingnan mo si Aling Minda, kahit pagbubuhat ng paninday, walang katulong. Kasi, ni hindi man lang nag-asawa. Ay, bakit ako nasali sa usapan? Naku, tigilan nyo na nga si Mando. Huwag nyong itulad sa inyo na wala na ngang makain. Abay, anak pa ng anak! Paano uusad ang lugar natin kung ang susunod na henerasyon ay tanggero din? Sapul! May isang Aling Minda. May punto ka naman, oh. Pero ibang usapan kasi pagdating sa kaibigan namin. Sabi nila, malapit na daw magwakas ang mundo. Papayag ka na lang ba, Mando, na hindi nakikita ang lahi mo? Sinong magmamana ng sakahan mo kung sakali? Ako o di kaya ang mga tambay niyan sa kanto? Kung ako lang sa pwesto mo, nako, baka nakailang panganay na ako pag nagkataon. Magsitigil na nga kayo. Isama niyo pa yung taong nananahimik. O kayong dalawa ha, tigil-tigilan niyo tong kaibigan niyo. Hindi pa napapanahon para sa kanya. Pasasan ba't dadating din yan? Basta ang importante, mabuti kang tao at hindi ka sakit ng ulo ng mga kapitbahay mo. Nagsipagtawanan ng tatlo, lalo pa't matindi ang naging litanya ni Aling Minda. Halos tuwing hapon, ito ang naging kaugalian ng magkakaibigan na tumambay sa tubaan ng matanda. Madalas, umuwi ang mga ito na animoy tinatahi ang daan dahil sa tama ng tuba. Ilang saglit lang ang lumipas nang maunang magpaalam si Mando sa mga kasama. Ayon kasi dito, kinakailangan niya ng magpahinga ng maaga, lalo pa't marami pa itong tatapusing trabaho sa palayan kinabukasan. Gabi na nga ngunit hindi gaanong madilim dahil bilog ang buwan ng mga oras na iyon. Para mapadali ang kanyang pag-uwi, dumaan ito sa pilapil ng palayan sa sentrong daan mismo ng bahay niya. Bagamat may kalayuan, pero doon nakasanayan niyang daanan, lalo pat malayo kung iikot pa siya sa lugar. Wala namang dumadaan sa lugar na ito dahil privado, at lalong walang sino man ang susubuking mapadaan doon. Hindi lang kasi makitid ang pilapil, kung hindi matalahib na rin at walang makikitang kabahayan, maliban sa nakatayong panakot ng mga ibon. Kabisado ni Mandong nilalakaran, dahil halos araw-araw ay dito pa siya dumadaan, lalo pa kung hating gabi. Maliwanag ang sinag ng buwan noong mga oras niyon, kung kaya't hindi alintana ng binata, kung wala man lang siyang dala na kahit anong pang-ilaw. Hindi naman gaanong kaliwanag, ngunit naging sapat ito para makita ang hinahakbangan. Kahit na paekis-ekis ang lakad, ay hindi niya alintana. Sa ilang minuto niyang paglalakad, ay biglang may natanaw na isang pigura ng tao sa dikalayuan sa nilalakaran. Kinurap-kurap ni Mando ang mga mata dahil nagtataka kung saan nagmula ang nakikita.
Napabuntong hininga ang binata nang halos ilang di pa na lang ang pagitan sa nasabing tao. Animoy may bitbit pa itong kahon na nakapatong sa ulo. Oy! Saan ka pupunta? Sa dami ng dadaanan, dito ka pa talaga dumaan? Ayos ka rin ano? Gabi na! At wala namang ibang kabahayan sa dulo, maliban sa bahay ko. Ikaw ba'y galing sa bahay ko? Pasensya na ha. Naliligaw yata ako. Bahay mo? Eh, hindi naman ako doon galing. Kaya pwede ba padaanin mo na ako? At kay bigat na yung dalidala ko. Ay, ang daming pwedeng makasalubong. Lasing pa talaga. Ay! Babae ka pala. Miss, pasensya ka na. Nakaharang ba ako? Hindi naman ako lasing. Nakainom lang. Teka. Ano kasi yung dala mo ha? Naglayas ka sa inyo no? Nako, kayo talagang mga babae. Hindi maintindihan minsan. O siya, paano yan? Ang liit ng daan. Hindi tayo kasya. May bit-bit ka pa. Saan ba punta mo? Hindi mo na itatanong eh. Lahat sa baryo na ito ay kilala ko. Maliban sa'yo. Pwede kitang tulungan. Ayaw pa sanang magsalita uli ni Marie. Ngunit mapilit ang naging tanong ni Mando. Naisip niya din na kinakailangan niyang matagpuan ang bahay ng tiyahin dahil nararamdaman niyang hindi ligtas ang paligid. Lalo pa sa lasing na nakasalubong niya. Alam niyang nasa paligid lang ang mga kapatid niya na tumulong para makatakas siya sa maling kasunduan ng kanyang angkan. Saglit siyang natigilan dahil nag-aalangan kung magpapatulong ba sa lasing. Pero wala siyang nagawa. Naging mapilit din si Mando na tulungan ng dalaga. Sino ba kasi yung hinahanap mo? Akin na nga yung dala mo, kababae mong tao, nagbubuhat ka ng... Napaatras ng bahagya si Marie nang biglang aabutin sana ng binata ang kahon niya. Mabilis niyang hinarang ang kamay nito. Kaya ko na to. Salamat. Kung gusto mo kong tulungan, ituro mo na lang sa akin ang bahay ni Tia Minda. Kung kilala mo. Minda? Tiyahin mo si Aling Minda? Yung mayari ng tubaan? Nako, tamang taong napagtanungan mo. Halikan at ihatid na kita. Huwag ka na mahiya at close kami ng tiyahin mo. Pero teka. Parang may mabaho. Nakaapa kayata ng tahi ng kalabaw. Inamoy-amoy niya ang kaharap na siya namang nakadagdag ng pagkainis kay Marie. Nakaalsa kasi ang mga kamay nito habang hinahawakan ang kahon na nasa ulo. Isang singhot mo pa, tatamaan ka sa akin. Ano, tutulungan mo ba ako o hindi? Kung hindi ka lang lasing, nako. Ay, huwag ka namang magalit, ha? Lasing ako. Pero malakas ang pangamoy ko, lalo pat ang hit ang pag-uusapan. Ilang araw ka na ba naglalakad at parang suka na yung amoy mo? Tara nga. Tara na nga. Ako na muna eh. Ayaw mo naman kasi akong magbuhat ng kahon eh. Di sana. Sinabi ko ba na amuhin mo ko? Pasensya na ha. Hindi uso ang ligo sa amin. Tsaka ito na yung pinakamabango sa pinanggalingan ko. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw pa lang ang nagsabi niyan. Pag hindi ako nakapagpigil, tatamaan ka talaga sa akin eh. Hindi ako ang naaamoy mo. Baka yung lana na nasa kahon, pasalubong ko yun sa tiyahin ko. Hindi na nagsalita si Mando. Naglakad na lang ito pabalik sa tubaan
habang nakasunod sa likuran niyang dalaga. Ilang minutong nakalipas nang marating nila ang tubaan. Nag-aayos na si Aling Minda para magsarado ng tindahan. Samantalang ang dalawang kaibigan ni Mando ay nakatulog na sa ibabaw ng mesa. Tia, Aeste, Aling Minda, may pakikilala po ko sa inyo. Ang mga papangasawa ko nga po pala, Aeste, kasama ko po, si... Ni hindi niya man lang naitanong ang pangalan ng babae, imbes na puntos na sana yon para sa kanya, napahiya patuloy siya sa kaharap. Ay, mapapangasawa mo. Eh pero hindi mo yata alam ang pangalan niya. Puro ka talaga kalokohan. Ako eh, sino ba? Ah! Chaminda, ako po ito si Marie. Magandang gabi po. Ay, Diyos na mahabagin sa langit, oo. Oh. Ay, Marie, eh, ikaw na ba yan? Ay, saan ka galing? At saka, paano mo? Ay, eh, hindi na bale. Ay, Mando, hindi mo man lang siya tinulungang magbuhat ng kanyang dala. Saka parang may mabantot. Hindi ako, Aling Minda. Iyang pamangkin niyo po. Ang asim Subukan ng... Subukan mong dugtungan at sasamain ka sa akin. Kanina ka pa, ha? Sabi ko nga itong bit-bit kong naamoy mo. Hey, naku. Kinuha ng tiyahe ng kahon para makapasok na rin ang dalaga. Natatawa ito dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang si Mando na nakikipagtalo sa babae. Nahahalata niya ding may gusto ito sa pamangkin niya dahil sa kakaibang kislap ng mata nito habang nakatitig kay Marie. Pero dahil lasing, nagpasalamat na lamang ito at pinaalalayan ng mga kaibigan nang makapagsarado na rin ang tubaan ng matanda. Oy, siya sige na, Marie. Pumasok ka na at isasarado ko na itong tindahan. Ay, Mando, kisingin mo na nga yung mga kaibigan mo. Abay, nakatuwad na sa ibabaw ng lamesa. Ay, saglit lang akong tumalikod. Abay, bigla na lang yung dalawang yan nagsitulog. Eh kung sana sumabay na yan sa'yo kanina, eh di nakapagpahinga na din ng mga yan ng maayos. Ay, naku na lang, oo. Pahirap ang dalawang yan sa mga asawa. Abay, dinadamay ka pa palagi. Hayaan niyo po. Ako nang bahala. Eh, maganda po sana yung pamangkin niyo. Kaso lang amoy suka. Saka amasona. Napatawan na lamang si Aling Minda sa naging mahinang tura ng binata. Hindi na nadugtungan pa kung anong salita ng matanda. Bagkos, tinulungan niya na ding maiayos ang mga kaibigan nito. Isa-isang inihatid ng binata si Nahagonoy at Junjun. Dahil mahirap para sa kanya ang pag-aalalay sa dalawa. Ngunit hindi niya din matiis na basta nalang iwan, lalo pat nasa kalagitnaan sila ng wayang. May kalayuan ang bahay ng dalawa sa bahay ni Mando. Pero dahil kabisado naman ang mga dadaanan, kahit gabi ay baliwala sa binata. Magkaharap lang naman ang bahay ng mga ito kung kaya't napadali ang kanyang paghahatid. Nagpasalamat naman ang mga asawa ng mga kaibigan dahil ayon sa mga ito, nakauwi ng ligtas ang kanilang mga asawa. Napabuntong hininga naman si Mando dahil sa nakikitang sitwasyon maging ng pamilya ng dalawa. Ganun pa man, tanging panalangin niya lang na balang araw ay maging maayos din ang pamilya ng dalawang kaibigan, lalo pat ang dami na ng kanilang mga anak. Ngunit laking pasasalamat niya sa mga ito dahil si Hagonoy at Junjun ang taga-alalay niya, lalo pa sa pag-aasikaso sa palayan. Ilang saglit lang ang lumipas nang pabalik ng binata sa bahay niya. Meron siyang nakasalubong na asong itim. Bigla na lang itong sumulpot sa kung saan at sinamahan siya sa paglalakad. Nagtataka si Mando kung kaninong asong kasama niya gayong sa buong buhay niya sa lugar na to ay niwala itong natatandaan kung kaninong nasabing hayop. Tahimik lang din ito
ni hindi kumakahol habang sumasabay sa bawat hakbang niya. Dahil lasing, wala sa loob na tinanong ang kasama. Salamat, kaibigan. Sinamahan mo talaga ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung sino nagmamayari sa'yo. Pero, salamat. Ay, walang anuman. Napahinto si Mando nang marinig ang naging sagot ng aso. Iniling-iling ang ulo sa pag-iisip na baka dahil sa tama ng tuba kung kaya't maging ang aso'y kinakausap niya na. Bigla pa siyang natawa dahil sa dami ng kakausapin, sa aso pa talaga ito nagpasalamat. Aso, nagsasalita ka ba? Lasing ako. Pero matino pa naman ang pag-iisip ko. Teka, kanina ko pa napapansin tong santo. Kaninong alaga ka at bakit sunod ka ng sunod? Lasing ka nga, kaya hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Dumiretso ka lang at huwag nang lumingon pa. Kung gusto mo pang mabuhay, sumunod ka lang. Agad na napatakip ang bibig ni Mando. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o sadyang kay lakas ng sipa ng tuba sa katawan. Kung kaya't maging ang hayop ay pakiramdam niya ay nagsasalita na. Narinig niya pa itong tumawa habang naglalakad. Minadali niya ang paghakbang dahil ayon sa kanya ay hindi na tama ang pakiramdam. Bigla kasi siyang kinilabutan nang biglang may kung anong narinig sa hindi kalayuan na tinatahak niyang daan. May mga mahihinang paghuni ng manok at sinamahan pa ng mga kuliglig. Nangilabot ang binata nang biglang umangil ang aso, kasabay ng biglang pag-alulong nito ng sobrang lakas. Sa gulat ay kamuntikan pang malaglag si Mando sa pilapil. Maputi kang daan, ngunit hindi ito alintana ng binata, basta na lamang ito kumaripas ng takbo. Minuto lang nang marating niyang bakura ng bahay, habol hiningang nagpalingalinga ang binata. Nawala na ang aso, kung kaya't nagpasalamat sa Diyos na nakauwi siya ng ligtas. Ngunit sa hindi niya alam ay may kung anong banta na naghihintay sa kanya. Hindi na muna pumasok ng diretso sa bahay si Mando. Dahil puno ng putik ang paa, kung kaya't umikot na muna ito patungo sa banyo. Sa lugar niya ay nakahiwalay ang banyo sa bahay. Kumbaga, tipikal na ayos ng tahanan kagaya ng mga sinaunang bahay na nasa bukid. Nang mga oras na to ay wala man lang ilaw, tanging tanglawlaw ng bilog na buwan ang gamit ni Mando para makita ang ginagawa. Habang nililinis ang paang may putik, bigla na naman siyang nakarinig ng pag-angil. Meron pang kumaluskos sa dikalayuan. Napapaisip si Mando, wala kasing kapitbahay at lalong sa ganoong oras ay wala namang naiisip na kung anong hayop ang gagawa ng ingay dahil lahat ng mga alaga niya ay nasa kabilang kubo, malayo sa bahay kung saan siya nakatira. Noong una'y binabaliwala lamang ito ni Mando. Ayaw niyang takutin ng sarili, gayong nag-iisa lamang ito sa lugar. Ikaw lang ang tumatakot sa sarili mo. Ay nako, kung ano na naman yang... Sa hindi inaasahang pangyayari, ay may biglang sumabat na naman sa kanyang pagsasalita. Ang bagal mong kumilos! Kung gusto mo pang mabuhay, pumasok ka na lang sa bahay mo, ngayon din! Natigil sa ginagawang binata at nagpalingalinga sa paligid. Hinahanap niya kung saan nagmumula ang boses. Akmang sisilip sa labas nang biglang may kung anong bumagsak sa likod ng banyo. Dahil sa gulat ni hindi man lang nagawang magbanlaw ni Mando at agad nitong kumaripas ng takbo papasok ng bahay niya. Agad siyang dumiretso sa kusina at kinuha ang itak na nakasabit sa dingding. Malapit yun sa lutuan.
Nanginginig pa ang katawan habang isinasarado ang lahat ng pinto, maging ang bintana ay nilagyan niya na rin ng harang. Ni hindi magawang magbukas ng ilaw ni Mando dahil sa takot, kung kaya't minabuti niya na lang na maghalukip-kip sa gilid ng mahabang upuan habang hawak ang itak. Buong buhay niya, doon pa lang siya nakaramdam ng sobrang takot dahil lamang sa mga tunog na hindi niya alam kung saan nagmumula at kung anong hayop ang gumagawa ng ganoong ingay. Ngunit pamilyar ang boses na narinig, pero hindi niya ito nakita. Dala ng pagod ay nakatulog na lamang si Mando na nasa gilid at hindi man lang nakapagbihis. Kinabukasan, tanghali na't nagising ang binata. Naalimpungatan nito nang biglang may tumatawag sa kanya. Si Junjun, ang kaibigan niya, nakatuwang sa pag-aasikaso sa kanyang palayan. Mando! Uy! Anong oras na? Diyos ko naman, kanina pa ako kumakatok. Abay, tanghali na eh, di ka pa yata gising, Mando. Aba, naparami din ata ang inumo ah. Nauna ka pang umuwi sa amin ni Hagunoy ah. Parang hindi maayos ang araw mo, pre ah. At parang nakakunot yung mukha mo. May ita ka pang hawak-hawak. May kalaban ka ba? Ikaw pala, pre. Pasensya na at parang hindi maganda ang gising ko. Nasobrahan yata ako ng inom kagabi. Kanina ka pa ba dyan? Ito? Wala to. Alam mo na, para kasing... Napahinto sa pagsasalita nang makita niyang naging ekspresyon ng kaharap. Nakakunot ang noon nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Biglang nahiya ang binata dahil doon niya palang napagtanto na hindi man lang siya nakasuot ng damit. Tanging salwa lamang. Naku, pasensya na. Dala lang ng kalasingan kagabi kaya ganito ayos ko. Siya nga pala. Nag-umpisa na ba kayong mag-araro? Ayusin mo muna ang sarili mo at sumunod ka na sa akin, pre. Marami tayong gagawin ngayon, lalo pat malapit na ang paglatag ng mga binhi. Kung ano man ang pinanggagawa mo sa buhay mo, Mando, sana isipin mo ang kahihinatnan. Hindi ikakatuwa ng mga magulang mo kung mapapabayaan mo ang lahat ng mga naiwan nila. Siya nga pala, parang may kung anong bagyo ang dumaan niya sa bahay mo. Maging ang bakod malapit sa banyo mo, sira. Ipatawag mo na lang si Dino para may makatulong ka sa pag-aayos, pre. Bakit kasi hindi pa mag-asawa yan? Tuloy walang taga-alaga. Matapos magsalita ng kaibigan, ay tumalikod na ito. Habang si Mando ay naiwang nag-iisip ng kung ano ang nangyayari. Bumuntong hininga na lamang ito at nag-ayos na. Hawak-hawak niya ang itak na nooy isinukbit niya na lang sa gilid ng pintuan. Bago sumunod kay Junjun, inayos niya muna lahat ng nasira. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kakaiba siyang pakiramdam sa nangyayari. Nagluto na lang ito ng pagkain para maibahagi na din sa mga tumutulong sa kanyang palayan. Hindi na muna niya inisip ang mga nangyari noong gabi dahil sa loob niya ay dala lang yon ng kalasingan. Bago magtanghalian, naglibot ang binata para naman pakainin ang kanyang mga alaga. Nagulat si Mando nang madatnan niyang gutay-gutay ang mga alagang manok. Ni hindi niya matukoy kung anong may gawa. Ipinatawag niya si Junjun para magpatulong sa paglilinis ng lugar. Nalulumuman ay wala nang magawa ang binata. Parang may galit sa'yong gumawa nito ah. Ilang taon ang mga alaga mo, dito mo lang yan nilalagay. At wala namang nakakadayo na kung anong mabangis na hayop. Lalo pat malinis naman ang paligid. Oo nga eh. Kung anumang hayop ang lumapa sa mga alaga ko, pag nakita ko lang yan, babalatan ko rin ang buhay. Maghunos dili ka. Batid kong hindi hayop ang gagawa nito. Lalo pat, tingnan mo. Hindi naman kinain ang buong mga hayop. Pero sa kaso mo,
parang nilapa, na parang gusto lang yatang paglaruan ng mga alaga mo. Natahimik si Mando habang iniisip ang nangyari noong nakaraang gabi. Ayon sa kanya, baka may kinalaman ang kung anumang nilalang na nakasalubong niya. Dagdag pa ni Mando, kahit masama ang loob at hindi man lang na proteksyonan ng mga alaga, mas pipiliin niya na lamang na ayusin ang mga ito, ni hindi man lang ito naglatag o naghayag ng mga nangyari sa kaibigan. Pinili nitong ilihim ang mga bagay-bagay na alam niyang magbibigay ng kilabot sa kaharap. Naiisip pa niya na baka kung anong iisipin ni Junjun kung ilalahad niya ang mga naranasan, lalo pat nasa impluwensya siya ng tuba. Iilan na lang ang natitira sa mga alaga, kaya kinuha niya na lamang ito para ilipat malapit sa bahay. Sumang-ayon naman ang kaibigan dahil iniisip din ito na makakabuti na din kung malapit at nakikita niya. Nagpaiwan si Junjun sa lugar dahil ayon dito, kailangang maayos ang paglibingan ng mga patay na manok para hindi kumalat ang amoy sa hangin. Habang naglalakad pa uwi si Mando, nakasalupong niyang isang lalaki. Hindi niya ito kilala. Dahil pribado ang nasabing lugar, hindi niya maiwasang magtanong kung bakit pumasok ang nasabing tao. Mawalang galang na po. Hindi po dito ang daan. Saka bawal pong pumasok ang hindi kilala sa lugar. Naliligaw po yata kayo. Ganun ba? Hindi ako naliligaw. Sinadya ko talagang pumasok sa lugar mo. Pagpasensyahan mo sana ang kapangahasan ko. Pero may hinahanap akong tao. May mga bakas na dito nagtuturo. Pero parang lumalabo pagdating sa gitna ng lugar. Napaisip si Mando kung anong bakas ang sinasabi ng kaharap. Paano nakikita ang kung anong bakas, gayong puro talahib ang pilapil, maging ang kabuuan ng lugar ay puro pananim, maliban na lang doon sa bahay niya na nasira ng kung anong nilalang, lalo na ang likod ng kanyang palikuran. Hindi ko po alam kung anong hinahanap niyo, pero nakasisigurado po ako, wala sa lugar na ito. Nakikita niyo naman po, puro mga pananim at wala pong daan dito. Ganito na lang. Napatigil sa pagsasalita si Mando nang makaamoy ng kakaiba. Napatingin sa kaharap na para bang may hindi mawari. Bakit kaamoy nito si Marie, ang babaeng tinulungan niya noong nagdaang gabi? Maayos naman ang kaharap, malinis naman itong tingnan. Pero pakiramdam ni Mando ay may kakaiba, hindi lamang sa aura, kundi maging sa ginagamit nitong pabango. Parang may kaamoy ka. Subukan niyo pong lumabas sa lugar ko. Tapos magtanong-tanong po kayo sa baryo, baka sakaling mahanap niyo po ang... Ni hindi niya natapos ang pagsasalita nang biglang tumalikod ang kaharap. Hindi man lang ito tumugon sa kung anong sinabi ni Mando. Maging ang binata ay pinili na lang ding tumahimik at sinundan ng tingin si Pulong. Wala siyang ideya kung bakit may ganoong tao na bigla na lamang pumapasok sa lugar niya nang walang permiso. Ganun pa man, inisip niya na lang na baka naliligaw. Pero hindi niya maiwasan ang magtaka, lalo pat ang lugar niya ang pinakadulong bahagi ng baryo. Kung may papasok man, ay sa mayor na daan yon magmumula, hindi iikot sa likod. Sa pagkakaalam niya, napakatarik ng daan at kahabaan ng kawayan ang madadaanan kung mula sa likod papasok ang tao. Halos lahat ng taga-baryo alam yan, maliban na lang kung dayo. Sa puntong yon, ayaw mag-isip ni Mando. Mas tinuon niya ang atensyon sa mga natitirang alaga. Naging abala ang binata ng mga oras na yon. Marami kasing ginagawa si Junjun, kung kaya tanging si Mando lang ang nagkumpuni ng mga nasirang dingding ng palikuran. Hapon na na mapagpasyahan niyang lumabas at dumaan sa tubaan ni Aling Minda. Gamit ang tricycle niya,
balak sanang kumustahin ang dalaga. Pero dahil maraming mga tanggero ng mga oras niyon, dumiretso na muna si Mando papuntang palengke. Iniisip niya lang muna na maghanap ng pasahero kunwari. Sa daan, nakasalubong niya ang mga kaibigan, imbes na pasahero. Mga pasaway ang naging sa kanya. Nagtatawanan pa ang mga ito habang pinapara ang tricycle ni Mando. Itong kaibigan natin parang may sariling mundo. Abay, kanina ka pa namin inaabangan ah. Tara sa tuba ni Aling Minda. Kilala mo si Rigor? Karawan niya daw ngayon eh. At imbitado lahat ng tanggero sa baryo. Kaya halik ka na. Kita ko nga. Kaya pala ang daming nakatambay dun ngayon. Pero nahihiya ako eh. Kayo na lang. Alam mo namang hindi kami... Di kayo bate! Hiyaan mo nin pre. Sa kabalita ko, dumating daw ang pabangki ni Aling Minda. Pagkakataon mo na to. Dahil ayon sa chismis, dalaga yung babae. Nako! Baka sakali lang. Malapit pa kay Aling Minda. Sigurado ko, irereto ka nun. Kaya tara na! Pag chismis talaga, ang bilis mo, no? Paano kayo nakakasigurado na dalaga kung hindi nyo pa naman nakikita? Kayo talagang dalawa, oh. Alam ko hindi yun dahil sa pamangkin ni Aling Minda kung bakit kayo pupunta. Dahil sa libreng tagay. Nagtawanan ng dalawang kaharap. Batid kasi nilang magdadalawang isip si Mando na sumama dahil may ibang mga tao. Ngunit mapilit ang dalawa kung kaya't walang nagawa si Mando kung hindi ang pumayag. Pero ni hindi nito inilatag na kilala niya ang dalaga. Masyado kasing maingay ang mga kaibigan kung kaya't hindi siya nagkaroon ng pagkakataon upang ihayag ang mga pangyayari. Ilang saglit lang nang makarating sila sa tubaan. Ang ingay, animoy nakabangka sa pakikipagyabangan ng may kaarawan. Si Rigor, halatang nakaporma ito marahil kalat na sa baryo ang patungkol sa dalaga. Nagdadalawang isip si Mando na pumasok dahil wala naman silang mapwestuhan. Walang bakanteng espasyo dahil animoy buong tanggero ng baryo ay nakisalo. Nilapitan sila ni Aling Minda para mahanapan ang mauupuan. Malapit si Mando sa tindera. At sa tuwing nakikita siya ng matanda, ibang nagiging turing sa kanya. At siya naman laging napapansin ng kanyang mga kaibigan. Naturingan kasing matandang dalaga si Aling Minda. At iniisip nila na may gusto ito kay Mando. Ibang-iba talagang trato ni Aling Minda sa iyo, pre. Naks! Baka sa susunod, mapalitaan namin kayo na. Biglang siniko ni Mando ang kaibigan at pinandilata ng mata. Ayon sa kanya, parang nanay na ang turing niya sa matanda at ayaw niyang mahaluan yon ng mali siya. Sa kasadyang magaan ang loob ng bawat isa. Nagkatawanan naman ang mga kaibigan dahil batid na mga itong napikon si Mando. Maya-maya lang ay may nakiupo sa mesa nila. Ang lalaking nakasalubong niya sa palayan. Nakangiti ito sa kanya habang hindi niya naman alam kung paano aakto. Ayaw kasing paawat ng dalawang kaibigan sa pagtawa dahil ibang iniisip ng mga ito. Kung ano man ang iniisip mo, Mando, hindi ko hawak yon, pero magiging maayos ang lahat kung tatanggapin mo ang kapatid namin. Si Marie, siya yung hinahanap po kanina. Kaso nung nakapasok ako sa lugar mo, iba ang inisip mo. Pagpasensyahan mo sana kung tumalikod na lang ako bigla. Paano niyo po ako nakilala? Tsaka pasensya na po kayo ah. Hindi ko man lang po kayo naalalain kanina. Marami po kasi akong ginagawa eh. Tsaka magkakilala kayo? Saan ka dumaan? Diba, wala namang daanan sa lugar mo, pre. Saan lulusot? Ando naman ako kanina, pero hindi ko man lang ikaw napansin. Bago dumiretso sa'yo, dadaan muna sa baryo. O di kaya dito. Isang lakad mo lang dyan sa may kanto, sentro na agad sa bahay mo. Malayo nga lang. Yan mo na, pre.
Ang mahalaga, nakita niya na yung hinahanap niya. Kapatid ka po pala ni Marie? Asan po siya? Nagkatingina ng dalawang magkaibigan. Mas nauna palang nakilala ni Mando ang dalaga, ni hindi man lang ito nagbukas sa kanila. Nagkahiyaan pa ang mga ito nang biglang may isang dalaga na naglapag ng tray ng tuba sa mesa. Nakangiti ito maliban noong nakita si Mando. Bare, ni hindi ka man lang nagpasalamat sa taong nagatid sa iyo dito? Napapansin ko parang... Manong, pasensya na po. Pero bakit po kayo sumunod? Baka mamaya kung ano pa mangyari. Naglatag na pala ng kwento si Chaminda. Kagigising ko lang kasi, alam mo na. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, alis din ako. Sinigurado ko lang na maayos ka at syempre, hindi ang tiyahin mo ang naglatag sa akin, kundi si Uway. Naikwento niya ang patungkol sa taong nag-alalay sa'yo. Ang sabi pa, nagkaroon siya ng inkwentro dahil may nakasunod sa pagtakas niyo. Isa sa mga rason kung bakit din ako sumunod ay nais ko lang ding masigurado ang kaligtasan mo at ng Chaminda mo. Mainit pa ang sitwasyon at alam mo yan. Siya nga pala, alam mo naman sa tradisyon natin, Marie. Sinisigurado lang namin na maayos ang lalaki. Hindi kagaya ng... Nakangiti ito habang nagsasalita at nakatitig kay Mando ng makahulugan. Ramdam ni Puloy na may gustong binata sa kapatid at tanging ito lang ang naisip na solusyon sa problema ng kanilang pamilya. Ayaw nilang maikasal ang kapatid sa pinuno ng mga ikik. Nang dahil sa isang kasunduan ng dalawang angkan ay nakompromisong kaligayahan ng kanilang nag-iisang kapatid na babae. Si Marie ang naging kabayaran sa pagkakautang kuno ng kanilang ama na hindi man lang ito sumangguni kung papayag ba ang pamilya. Kahit ang mga kapatid na dalaga ay tutol sa naging pasya ni Tandang Kemoy na kanilang ama. Ganoon pa man, wala silang magawa para suwayin ito. Bagkos, mas pinili na lamang nilang itakas si Marie sa mismong araw ng pag-aalay. Ilang saglit ang lumipas nang tinawag ni Aling Minda si Puloy. Nakikita kasi nitong pinaupo niya si Marie sa katabi ni Mando. Ngunit hindi pumayag ang dalaga. Bagkos, inilapag lamang ang hawak na tray at pumasok na din sa loob. Sa kabilang banda, ni walang kaalam-alam si Mando sa mga nangyayari, maliban na lang sa hindi maipaliwanag na kaganapan. Samantalang lihim na inuugnay ng mga kapatid ng dalaga kay Mando. Nagkaroon pa ng pagkakataong makausap ni Puloy si Aliminda ng palihim patungkol sa magiging plano. Nung una'y nagdadalawang isip ang matanda kung aayon ba siya sa pamangkin. Pero dala ng paglalatag ng mga dahilan ni Puloy ay hindi nagtagal. Nagpahayag na rin ang tiyahin. Nasa loob sila ng tindahan. Nag-uusap sila habang si Marie nag-aayos ng mga gamit ng mga oras na yon. Ayaw kasi ni Puloy na marinig nito ang anumang magiging plano. Lalo pat hindi nakakasiguro si Puloy kung sasang-ayon din ba ang dalaga. Nakikita ko na magiging maayos si Marie kung sakaling si Mando ang makatuluyan niya. Chuck, kinakailangan lang nating mapapayag ang dalawa. Kung siguro, pag nakita ni Tandang Kimoy na maayos na si Marie, baka sakaling matigil na ang lahat ng kahibangan niya. Naturingan siyang ama, pero ni hindi niya iniisip ang kinabukasan ni Marie. Eh, nandoon ako, Puloy. Hindi ba delikado kung sakaling mapapayag natin si Mando? Eh, alam niyo naman, ni walang kaalam-alam ang binata sa kung anuman. Kilala ko ang binata at alam kong mabibigyan niya ng magandang buhay ang kapatid niyo. Eh, pero ang tanong, paano kung sumugod ang angka ng mga ikik? Aba, baka hindi niya kayanin. Biglang nahinto sa pag-uusap ang dalawa nang pumasok si Mando. Sa di sinasadyang pagkakataon, nagkasabay pa sila ni Marie sa pagpasok sa pinto kung saan nagkauntugan pa ang ulo ng dalawa.
Napatingin naman sina Aling Minda at Puloy nang makahulugan. Napangiti pa ng bahagya si Puloy nang makita ang reaksyon ni Marie habang kaharap si Mando na sapo ang noo. Wala ka bang mata? Tsaka bakit ka pumasok? Tigas ng ulo mo ha? Chang, awatin niyo ako. Mabubugbog ko na talaga to. Iihi lang naman sana ako eh. Nandito ako sa yung daan. Pasensya ka na ha, kung hindi kita napansin. Pero ngayon, masasabi ko na ang ganda pala ng mga mata mo. Hindi alintana ng binata na may mga kaharap sila. Nagkasikuhan pa ang magtiyahin dahil batid nilang bagay ang dalawa. Samantalang biglang may sumigaw ng mga lasing na kasama ni Rigor. Nagwala sa labas dahil nagkaroon ito ng kasagutan sa kabilang lamesa. Ilang minuto lang ang nakalipas nang biglang nagsimula sa ng lahat dahil nasa pian ng kung anong demonyo ang mga lasing at pinataob ang lamesa. Samantalang pinapasok ni Mando si Marie habang si Puloy ay lumabas at umawat sa mga lasing. Ni hindi nakaihi si Mando at akmang aawat sana nang biglang pinagsususuntok ni Puloy ang nag-aamok dahil ayon dito ni hindi man lang nirespetong tiyahin niya na may-ari ng lugar. Nagsitakbuhan ng iba, ngunit si Rigor ay humarap kay Puloy habang nagsasalita ng pagbabanta. Dayo ka lang dito at parang kung sino kang umasta, tandaan mo ang mukhang ito! Biglang uminit ng gusto ang ulo ni Puloy dahil sa narinig. Biglang bumaga ang kanyang mga mata at hinawakan niya sa kwelyo ng damit si Rigor at iniangat sa lupa. Talagang bastos ka! Hoy! Kahit sino ka pa, hindi ako natatakot! Baka gusto mong ihiwalay ko ang ulo mo sa katawan mo! Kasabay ng biglang paglabas ng pangil nito, natanging si Rigor lang ang nakakita. Sa takot at pagkabigla, naihi ito sa pantalon. Ah, halimaw ka! Aswag! Anak ng Diablo! Tulog! Tulungan niya ako! Dahil sa nangyari, ay nagulat ang lahat. Nagkatinginan pa ang mga tanggerong nakapalibot sa kanila at biglang itinulak ni Puloy si Rigor. Agad naman itong bumangon at animoy hindi alam kung saan tatakbo. Nagsisisigaw pa ito na siya namang pumukaw sa atensyon ng mga taong nakapalibot sa lugar. Ngunit kay bilis magpalit ng mukha ni Puloy. Ibang mukhang naipakita niya sa mga taong sumugod. Maayos ito, napakagwapo ng itsura. Lumapit si Hagonoy at Junjun kay Puloy na sobrang napahanga sila nito dahil sa galaw na hindi nila inaasahan. Nako! Paano mo nagawa yung pre? Ang lakas mo! Biruin mo! Tinapon mo yun ng walang kahirap-hirap! Tsaka halimaw yun! Sa ganyang kagwapong lalaki! Sa susunod, turuan mo din kami ha, ng mga galaw mo! Nag-appear pa ang dalawa habang natutuwa sa kaharap. Lumabas na din sina Aling Minda at Marie. Nagtulungan silang ayusin ang lugar. Samantalang nagtawag naman ang kakampi si Rigor dahil parang nababaliw na ito dulot ng mga nakita. Halos lahat ng makasalubong na sinasabihan niyang may aswang sa tubaan ni Aling Minda. Sumugod ang ibang kabaryo na may bitbit pang mga itak. Aba! Ano bang aswang sa lugar ang pinagsasabi mo, Rigor? Nakita niyo din ba dito? Natigil sa pagsasalita si Junjun nang makita si Puloy. Napatingin siya rito na animoy sinusuri ang kabuuan ng tinuturong aswang. Akmang lalapit pa nga nang bigla naman siyang inawat ni Mando. Mga bisita sila ni Aling Minda at wala naman silang ginagawang masama. Si Rigor ang unang naghanap ng gulo. Dahil lasing na, umaawat lang itong si Puloy kasi halos maubos na nilang sirain ang mga gamit dito. Kung tutusin nga, siya dapat ang sabihan na anak ng Diablo eh. Oo nga, sila ang nag-umpisa ng gulo. Tapos nung inawat na sila, masama na ang tao.
buti na lang nandito si Puloy. Kung wala, edi kung ano-ano na sigurong nangyari sa amin. Kilala nyo naman kung malasing si Rigor. Parang umaakit sa ulong kayabangan. Wala talagang maidudulot na tama ang pag-iinom. Kaya ikaw, Rigor, huwag masyadong magpagabi. Umuwi ka na. Hindi mo kayang dalhin ng sarili mo. Kung kaya't nagkakaganyan ka eh. Nagsama ka pa ng mga kakampi. Hindi na ituloy ni Junjun ang sasabihin nang bigla niyang nasipat na may kakaibang asong pumasok sa bahay ni Aling Minda. Bigla na lamang itong sumulpot sa kung saan at dumiretso sa loob. Hindi nila ito napagtuunan ng pansin dahil abala sila sa pag-aayos sa mga nasirang gamit. Aling Minda, may alaga ka pong aso? May nakita akong itim na aso na pumasok sa loob eh. Aso? Ay, saan? Abay, wala naman. Saan naman manggagaling yung asong yan? Abay, kay dami natin dito. Nagkatinginan ang magkapatid. Alam nilang si Oway ang pumasok. Isa sa mga kapatid ni Marie na nag-aan yung aso, lalo pa kung nasisinaga ng buwan. Ni hindi na muna nila pinansin. Bagkos, hinarap na muna nila ang mga taong nakikiosyoso. Para matapos ang usapan, kinausap ni Mando ang lahat at ipinaliwanag ang nangyari. Maayos namang tinanggap ng mga taong paliwanag ng binata dahil ayon sa mga ito, wala naman nakitang kung ano sa lugar. Ilang sandali pa, nagsiuwian na ang lahat maliban sa magkakaibigan. Eh, maayos ang pagpasyal ng mga pamangkin ko sa lugar. Kilala niyo naman siguro ako. Matagal na akong naglalatag ng paninda dito. Eh siguro naman, hindi ako magdadala ng kahit sino para lang ikapahamak ng lugar. Ang pagtitinda ng nakakalasing ay isa na ring uri ng hindi magandang gawain. Aling Minda, nararamdaman ko minsan na hindi talaga maganda sa katawan ang pag-inom. Pero kung kagaya naming tatlo ang tanggero, syempre, pampalipas oras lang talaga ang gusto namin. Sa iba naway, hindi magdadala ng kung anong problema sa baryo natin. Alam nyo naman kadami na makabataan dito, Aling Minda. Kung yan ang inaalala nyo, ang masisigurado ko lang, hindi kami masama. Ninanais lang namin na maayos at ligtas na lugar para sa kapatid namin. Napahugot ng malalim na buntong hininga sina Junjun. Batid nilang napakaseryoso ng mga kaharap. Naisip din nilang hindi ikagaganda kung ilalatag niyang nararamdaman, lalo pa't wala namang nakikita. Habang tumutulong sa pagliligpit sina Junjun at Hagonoy, panay naman ang sipat ng mga ito kung saan nakatayo si Puloy. Hindi rin maiwasan ng dalawa ang magtaka. Sa lakas at tikas ni Puloy ay hindi malabong pag-isipan nito ng kung ano. Pero kung aswang ay hindi nila yun nakitaan ng sinyales maliban na lang sa lakas ng pakikipaglaban nito. Ganun paman, niyaya na ng dalawa na maipagpatuloy ang kanilang naudlot na kasiyahan. Nadadala din kasi si Hagonoy at Junjun, lalo pa sa mga kalokohan. Naupo na din si Puloy at nakitagay sa dalawa, samantalang pumasok na si Mando sa loob upang ipagpatuloy ang pag-ihi. Kanina pa kasi nito pinipigilan ang pag-ihi dahil sa nangyari. Akmang papasok na sana sa palikuran nang biglang may makitang itim na aso. Nakaupo ito sa may sofa na animoy tao kung nakapwesto. Napatitig ito sa kanya at ngumiti. Nanayo ang balahibo ng binata dahil naalala niya na naghatid sa kanya pauwi noong nagdaang gabi. Akmang sisigaw sana siya na maagap na lumapit ang aso sa kinatatayuan ni Mando. Nanlaki ang mga mata ng binata habang nakatitig ito kay Uway mula ulo hanggang paa. Hindi kasi siya makapaniwala na nakakatayo ito at kawangis ng isang tao. Sa paglalarawan ni Mando ay halos magkasing tangkad lang sila ng nasabing hayop. Samantalang bumulong ito ng kung anong usal at inihip kay Mando na animoy itong dahilan ng pagkawala ng ulirat ng binata.
napailing na lamang ang nilalang dahil ayon sa kanya ay napakahina ng binata. Grabe naman pagkamatatakotin ng taong ito. Nako, paano namin ipagkakatiwala ang kapatid namin sa'yo? Gayong parang ang hina mong nilalang. Sige, dito ka muna, tatawagin ko sila. Binuhat ni Oway ang binata. Pinahiga sa mahabang sofa. Napapailing ito na naging anyong tao habang tinatawag ang kapatid at si Aling Minda. Naloko na! Anong ginagawa mo, Uway? Tsaka diba, sabi ko sa'yo, ako na ang bahala kay Mari. Ngayon, dalawa na tayo dito. Mas lalong magagalit ang ama natin kung sakaling malaman nito na dito natin dinala si Mari sa kadelikado ang lugar na ito, lalo pat na-inkwentro mo sila kagabi. Hindi ko kasi matiis na basta na lang kayong iwan dito, lalo na si Mari. Alam ko, Manong, na delikado. Kaya nga ako bumalik. Batid kong may banta na sa lugar, lalo pat nakaabot na sa mga ik-ik ang nangyari. Ano mang oras, pwede nila tayong sugurin. Ay, Manong, mahinang nilang si Mando. Parang ngayon pa lang, nag-aalangan na ako kung sa kanya natin ipagkakatiwala si Mari. Nandito tayo para umalalay. Kailangan lang nating maging alerto kung ganon. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo at huwag mo nang isipin ang mga bagay-bagay. Hayaan mo munang makapagpahinga si Mando. Sige ka, mas lalo kang papangit pag ganyan ang pag-uugali mo. Kagabi lang, ito yung nirereto mo sa akin. Tapos ngayon, ikaw ang unang babawi. Nagmamaktol na lumabas si Uway habang si Puloy ay inaayos sa pagkahiga si Mando sa isang mahabang sofa. Tinawag nito si Aling Minda at pinakuha ang lana mula sa bitbit na kahon ni Mari. Nataranta namang sumunod ang matanda nang nakita niya ang kalagayan ni Mando. Walang kaalam-alam ang mga kaibigan sa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Ay, ano bang nangyayari? Ay, Diyos ko! Eh, bakit nawalan siya ng malay? Eto na! Ikaw nang magpaamoy sa kanya! Parang mahirap kung ako pa ang hahawak niya! Naisikin na! Ang lana ay nasa silyadong boteng maliliit. Ito'y gamit ng mga aswang hindi lamang sa pagpapalit ng kanilang anyo, kundi nakagagamot din ito lalo na kung sinasabayan ang pag-uorasyon ng isang nilalang na maalam sa gamit. Nagagamit din ito pang sabulag upang maitago ng mga nilalang ang kanilang tunay na anyo. Pinaghalong laway at mga ugat ng kung anong halaman ang napapaloob sa bote. Nagbibigay din ito ng proteksyon sa sinumang nagtatangan para maaswang man o tao. At minsang nagagamit itong panggamot sa kahit anong sakit na nagmumula sa mga aswang. Walang ano-ano'y nagbukas si Puloy ng isa, kasabay ng pag-ihip ng mahinang usal bago pinaamoy kay Mando. Bigla namang napaubong binata nang malanghap ang nakakasulasok na amoy mula sa bote. Iminulat niya ang mga mata habang inaalala ang mga nangyari. Ay, ayos ka lang ba, Mando? Ano ha? Ay, saan ba masakit? Ano ka ba naman kasi? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nawala ng malay? Masakit po ang sintido ko. Pero parang sisikmurain po ako dahil sa amoy ng... Lana? Masasanay ka din, saka hindi na ako magpapaligo-ligoy pa, Mando. Ang nakita mo kanina at ang umalalay sa'yo kagabi ay kapatid namin. Ang totoo, sa malaking angka ng mga gabunan kami nagmula. Pero hindi kami ang lahing basta na lang kumakatay ng tao. May mga pagkakataon lang na kinakailangan naming kumatay ng mga iniaalay. Madalas, hindi tao kundi mga hayo. Ayaw kitang biglain, pero kailangan namin ng tulong mo para sa kapatid naming si Mari. Ano mang oras, darating ang mga ik-ik para kunin si Mari.
At yon ang hindi namin mapapayagan. Isa iyon sa rason kung bakit kami nandito. Napatulala si Mando sa mga narinig. Niayaw niyang irehistro sa utak anuman ang mga katagang inilatag sa kanya. Ayon pa sa kanya, lubhang napakadelikado ang lugar nila kung totoo ang mga inihahayag ni Puloy. Gabunan? Di ba mga aswang yun? Kayo, Aling Minda? Ikaw? Si Marie? Anong tulong? Kilala nyo naman ako, Aling Minda. Kung sa tulong, basta hindi lang madugo, itutulong ako. Sa abot ng aking makakaya. Napangiti ang matanda sa naging reaksyon ni Mando. Inaalala niya kung bakit hindi siya naging kabilang sa kanilang angkan at kung paano siya naging malapit kay Mando. Sa lugar kasi, tanging ang binata lang ang nakagaanan niya talaga ng loob dahil sa positibong pag-iisip nito at hindi pagiging mapangusga. Ay, hindi ako Mando o maging si Marie. Ay, tanging mga lahi lang namin kung saan kinakailangan mo nang maipasa ang bertod ng pagkaaswang. Nasa tao kung ito'y tatanggapin at yayakapin ang pagiging isang aswang. Isa din sa mga rason kung bakit ako nandito na walang kasamang pamilya dahil naglayas din ako. Namatay ang nanay ko na hindi naipasa ang itim na bato sa akin. Pero ang ama ni Marie na kapatid ko ang humalili at saka namuno sa natitirang lahi. Saka nakalayo din ako dahil kay Tandang Kemoy na kapatid ko mismo na siyang nagprotekta sa akin laban sa mga ik-ik. Ay ngayon si Marie. Ang hindi ko maintindihan ay bakit naging kasangkapan pa ang dalagang ito sa mga planong hindi naman naaayon sa kagustuhan ng pamilya. Sa hindi matukoy na dahilan, abay, nakukompromiso ang kinabukasan nito. Kay haba ng usapan na to, Mando, at malalim ang pinanggagalingan ng rason, nasa sayo, nakasalalay ang kaligtasan ni Marie. Tutulong kami. Kung sakali mang pumayag ka, pakasalan mo ang kapatid namin at ihaharap kita kay Tandang Kemoy, ang ama naming pinuno ng mga gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Marie dahil hindi niya inaasahan ang naririnig. Napatulo ang luha ng dalaga dahil ang buong akala niya ay maililigtas na siya sa kasunduan. Pero ano itong ginagawa ng kapatid? Ipapakasal siya sa lalaking ngayon lamang niya nakilala. Napailing na lamang si Marie habang nakatitig lang sa kanila. Ni hindi nito magawang magsalita. Tumutulo ang luhang nilapitan ng tiyahin. Napahugot naman ang malalim na paghinga si Mando. Ramdam niyang kakaibang emosyon para sa dalaga. Pero sa kondisyon at sitwasyon nito ay natatakot siya sa posibleng mangyari. Ganun pa man ay parte ng pag-iisip niya na kailangan niyang tulungan. Hindi lang si Aling Minda kung hindi maging ang angkan ni Marie. Anong mangyayari? Ang ibig kong sabihin, anong laban ko sa angkan niyo? Kaya kong buhayin ang kapatid niyo at ibigay ang maayos na buhay para sa kanya. Pero kung may mga gantong usapan, paano? Eh, hindi ko kayang lumaban ng patayan. Hindi na nakapagpigil si Marie dahil sa inis, nakapagsalita yun ng hindi maganda sa binata. Kung sana pumili naman kayo ng handa akong ipaglaban. Hindi yung kahit sarili niya, hindi niya kayang ipagtanggol. Naghari ang katahimikan ng ilang minuto. Halos walang may gustong magsalita. Maya-maya lang ay pumasok ang dalawang kaibigan ni Mando. Nagtaka ang mga ito kung bakit umihi lang ang kaibigan, ngunit kay taga lumabas. Ano na pre? Nalunod ka na siguro sa inodoro ah. At ayaw mo nang lumabas dyan. Inaantok na nga kami kahihintay sa'yo pre. Ano? Iinom po ba tayo? Parang wala ka na din yatang plano makitagay sa amin. Parang kay seryoso na nang pinag-uusapan nyo. E siya nga pala, kaninong aso yung nasa tapat ng tindahan?
yung aso nyo kung makahigop ng tuba, daig pang tao. Aso ba yun? O lasing na tayo? Ano pre, yun. Nagkatinginan ang lahat. Si Owe ang tinutukoy ni Hagonoy. Kakaibang nila lang ito na madaling sabi ay tuwing sisikatan ng buwan ay nagiging malaking itim na aso. Lahing gabunan sila pero ang kahibaan niya sa mga kapatid ay ang pagkontrol sa pagpapalit ng kanyang anyo. Ilang sandali pa ang lumipas nang lumabas si Marie upang awatin ang kapatid. Inabisuhan niya din ito na umuwi na at hindi ligtas para sa kagaya niya ang lugar. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na si Marie ay kinakausap ang isang hayop. Suntukin mo nga ako, pre. Sino ang lasing sa amin? Ako o si Marie? Pati aso? Aso? Para kasi siyang tao! Biglang nabaling ang tingin ni Owe kay Junzon. Napangiti ito ng bahagya na animo'y hindi makapaniwala si Junzon sa nakikita. Kung ito ba ay hayop na parang tao kung kumilos. Tara na! Sabayan na lang natin ang aso. Ayaw mo nun? May kasama tayo. Ayaw kasi ni Mando. Aba, mauubos na natin tong laman ng mga galon. Wala sa loob na naglatag din ng galon ng tuba si Puloy. Ayon pa dito, itutuloy nilang naudlot na tagayan. Bago maghating gabi, ay nailatag na ni Puloy ang naging rason bakit sila napasok sa lugar. Nagsitawanan naman si Junzon at Hagonoy na animo'y hindi makapaniwala sa kung anong istoryang inilalatag ng kaharapa. Ang akala ng dalawa dahil sa tama ng tuba kung bakit nakakapagkwento si Puloy ng hindi kapani-paniwalang kwento. Aswang? Kung may aswang, sana matagal na kaming kinain o di kaya kinatay. Sa halos araw-araw na inuumaga na nga kami umuwi. Di ba, Mando? Pre, sumabat ka naman! Kanina ka patahimik yan. Nabaling ang atensyon ni Junzon sa mga kalalakihang papunta sa kinauupuan nila. Nakahilera ito at nakasuot ng itim na balabal. Pre, may bisita pa yata si Aling Minda. Aba, parang ayos to ah. Nakapustura pa talaga sila. Oo nga no. May karibal na si Mando kay Marie kung magkataon. Sabay tawang dalawa na animo'y hindi alam kung anong nangyayari sa paligid. Sa kabilang banda, tumayo si Puloy at pinapasok si Marie at Aling Minda. Alam niyang tauhan ni Tandang Kemoy ang nakikita nila. Pinatayo niya si Owe na nooy napadami na ng inom ng tuba. Nung una'y iilan pa lang, nang bigla na lang animo'y nagsulputan ng mga kawal na nagmamatsa palibot sa tubaan. Kasunod noon, ang kanilang ama na animo'y galit na galit. Sinalubong naman ito ni Puloy at kasabay ng pagbibigay ng respeto. Yumuko dito sa matanda. Ipagpatawad ninyo, ama. Kinakailangan lang naming proteksyonan si Marie. Ayaw namin siyang mapunta ng ganun-ganun na lang. Lumabas si Aling Minda habang maluha-luha ang mga mata. Sa haba ng panahong pagtatago niya, ngayon niya lang ulit nasilayan ang mukha ng kanyang kapatid. Kahit nasa kakaibang anyo ito, ngunit mababakas ang kalungkutan sa mukha ni Tandang Kemoy. Patawarin ninyo ako kung naging kasangkapan ang kapatid niyo. Ngunit para sa ikaayos ng lahat ang gagawing sakripisyo ni Marie, pero batid kong magiging walang kwenta kung ama kung ang gugustuin ko lang ang masusunod. May pagbabanta sa parte ng mga ik-ik, kaya sumunod na kami. Higit kanino man, hindi gugustuhin ng isang ama na mapapahamak ang mga anak. Hindi nyo na po ipipilit ang kagustuhan nyo? Kung ipipilit ko ba, may mangyayari ba?
Kita mo nga, pinagtutulungan niyo pa ang magkakapatid na itaka si Marie. Dahil ang ibig sabihin nun, mas nangingibabaw ang pagmamalasakit niyo sa kapatid kaysa sa angkan nating na kompromiso. Napasabat si Mando, nanuoy na sa gilid at nakikinig lang sa kanila. Bakit hindi na ilatag ng maayos anuman ang naging problema? Tama naman ang mga anak niyo po ah. Kahit ako po, hindi ko gugustuhing maialay sino man sa mga kadugo ko. Napakunot ng noong matanda. Nagsenyas ito sa mga nasasakupan na ilapit sa kanya si Mando. Sino ka para maglatag ng opinyon? Ano ang iyong nalalaman? Natahimik si Mando na parang napahiya sa naging tugon ng matanda. Nagsisisi kung bakit pa siya nakisali. Samantalang nagsagawa ng malawakang pagbabantay ang mga tauhan ni Tandang Kemoy. Ayon dito, ito na lang ang paraan para mailayo ang anak sa maling pagpapasya. Maghahating gabi na ng mga oras na iyon, samantalang si Junjun at Hagonoy ay nagsitulog na naman sa ibabaw ng lamesa dahil sa sobrang kalasingan. Hindi alintana ng mga itong nangyayari sa paligid. Habang ang lahat ay naghahanda, nakihanay na din si Mando. Gusto niya ding patunayan kay Marie na kaya niya itong ipagtanggol. Nagpalingali nga siya sa mga nakahilerang may mga balabal na itim para mapabilang. Hinubad niya ang suot na damit at ginawang pangsaklob sa ulo at mukha. Masasabing malaki din ang katawan ni Mando dahil batak din naman ito sa trabaho. Pero hindi ito marunong manungtok ng kung sino. Ilang saglit ang lumipas nang biglang may nagsisigaw. Bumalik na pala si Rigor at nag-uumpisa na naman itong magwala. Nang masipat niya mga taong nakapalibot sa tindahan, inakala niyang nagtawag ng bantay si Aling Minda para sa pagbabalik niya. Nagsukbit pa ito ng itak at nagsuot ng anting-anting na iniyayabang pa niya sa harap ni Puloy at Tandang Kemoy na nooy nakatayo mismo sa bungad ng lugar. Akala niyo, matatakot niyo ako ng ganun-ganun na lang? Ala! Sige! Ngayon niyo ipakita sa akin ang pagkaswang niyo! Nagtamog pa tala kayo ng kakampi! Akmang sisigaw pa sana ito para manghingi ng saklolo sa mga kapitbahay nang bigla itong hilahi ng isa sa mga tauhan ni Tandang Kemoy. Nooy nasa figura ito ng pagkagabunan. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang nagkudyat itong sasakmalin si Rigor. Wag! Ibaba mo siya. Hindi yan masarap. Kasi puno ng tuba ang utak niyan. Hindi tayo kakain ng karning galing sa isang tanggerong kagaya nito. Nawala ng malay si Rigor dahil sa sobrang takot. Binuhat nila ito at inilapag sa lamesa kung saan nakahilata si Junjun at Hagonoy. Naglalaway pa ang dalawa habang humihilik. Samantala, hinila ni Marie si Mando papasok sa tindahan. Ayon sa dalaga ay hindi yun oras para magtapang-tapangan. Bakit ka nakahanay sa kanila? At ang ayos mo? Isuot mo nga ng maayos ang damit mo? Akala mo naman kay ganda ng katawan mo ah. Malapit na ang paglabas ng mga ik-ik, kaya huwag mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon na pagsisisihan mo. Ang mga kasama mo, mga aswang yun, at sigurado ako na hindi ka niyan uunahing iligtas kung sakali. Baka sila pang lalapas sa iyo oras na mawalan sila ng kontrol. Matinupayan sila kasi nasaan yung tao pa. Lasing ka rin ba? Parang ubi ba yata ang ihip ng hangin? Salamat. Pero gusto ko lang din patunayan sa'yo na kaya kitang ipagtanggol. Handa akong mamatay para sa'yo, Marie. Napatahimik ang dalaga habang si Aling Minda naman ay napangiti. Ngayon ay sigurado na sila na nagkakagustuhan na ang dalawa. Kaya para may depensa si Mando, tinanggal ni Aling Linda ang balabal na nakabalot sa kahon ng mga lana. Itinali niya ito sa binata dahil ayon sa kanya, magagamit yun pang proteksyon ni Mando. Kumuha din ito ng maliit na bote ng lana at inilagay sa bulsa ng binata.
Eh, kung ayaw mong magpapigil at gusto mo talagang tumulong, ihaplas mo ito. Malaki ang maitutulong nito sa'yo para hindi ka madaling magapin ng mga ik-ik. Tandaan mo lang, hindi madaling patayin ang mga nilalang na sumasamba sa demonyo. Ang mga ik-ik ay hindi lumilipad. Magkos ay nakatihaya dito sa lupa. Mahirap din silang mapatay. Kinakailangang ihiwalay ang ulo nila sa katawan. Maraming salamat po, Aling Minda. Pero ang baho po ng lana. Natigil sa pagrereklamo si Mando nang makita niyang nag-haplas na rin si Marie ng lana. Baliwala dito ang amoy, bagkus alam niyang sa pamamagitan nito, mapuprotektahan ang sarili. Maging si Aling Minda'y hindi alintana ang anumang masangsang na amoy sa nasabing gamit. Napalunok pa ng laway si Mando dahil sa nakakadiri itong tingnan. Sa pagpapatuloy ng kwento, binuhat ni Puloy ang lamesa kung saan nakahilata ang mga lasing. Naiisip din ito na baka kung anong mangyari sa labas at madamay ang mga tanggero. Maya-maya lang, nang biglang may naghagis ng kung ano, gumulong ito papunta sa harap ni Tandang Kemoy. Naging hudyat yun ang pag-uumpisa ng malawakang pakikipaglaban ng aswang kontra aswang. Nangilabot si Mando nang marinig ang sunod-sunod na alulong ng malalaking aso habang nakikita niya kung paano magpalit ng anyo ang kaninalay na kahilerang tauhan ni Tandang Kemoy. Umatras ka, Mando! Balik doon sa loob! Bantayan mo ang kapatid ko at huwag mong hayaang makuha siya ng mga ik-ik! Kahit pa iniisip ni Mando ang magtapang-tapangan, hindi pa rin mawala sa sistema niyang matakot. Lalo pa nang animoy nagkakataya na ang mga nilalang na nasa gilid lang nila. Nakikita niya kung paano tinatanggalan ng ulo ng mga gabunan ang mga ik-ik. Yung iba'y nilalapa ng mga ito, habang ang iba naman, animoy papel na hinahati ng mababagsik na gabunan. Hindi niya inaasahan ang ganoong pangyayari. Lalo pa sa buong buhay ni Mando ay hindi pa ito nakaranas ng ganoong katinding labanan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng mga oras na iyon. Lalo pa noong biglang may humablot sa kanya. Tinamaan siya ng kalmot habang biglang lumabas si Marie upang alalayan siya. Buong pag-aakala niya'y maililigtas siya sa bingit ng kamatayan dahil nag-aplas na siya ng pamproteksyon. Hindi pala. Maaaring makatulong yun upang madepensahan ang sarili niya. Pero kailangan niyang maging agresibo at matapang, lalo na hindi basta-bastang nilalang ang kaharap nila. Ay naku, hindi pa tayo kinakasal. Parang mabubiyuda na agad ako. Huwag puro yabang. Lakasan mo ang loob mo. Eh Mando, huwag ka nang lumabas. Hayaan muna sila. Kaya na nila Puloy yan. Hindi ka kagaya nila, kaya huwag ka nang magtapang-tapangan. Naiisip ni Mando na may punto ang mga kaharap, kung kaya't umupo na muna ito habang nilalapatan ang unang panglunas ang sugat niya. Naririnig nila ang mga pag-angil at pag-alulong ng mga aso sa paligid. Minuto lang ang nakalipas nang biglang tumahimik ang labas. Nagkatinginan ng tatlo at inisip na tapos na. Napasilip si Aling Minda nang bigla siyang mapasigaw nang makita ang kapatid na gumagapang habang inaapakan ang pinuno ng mga ikik. Alam na alam niya ang figura nito dahil minsan niya itong naging kasintahan. Lumabas si Aling Minda, dala-dala ang mahabang itak. Nakita niyang iilan na lang mga tauhan ng kapatid ang nakatayo. Samantalang si Puloy at Uway ay nasa gilid na puno na ng kalmot. Huwag! Nakikiusap ako! Ako na lang ang kunin mo! Huwag lang ang kapatid ko! Patawarin mo sana ako kung tinalikuran kita! Patawad! Napatitig ang pinunong ik-ik kay Aling Minda. Nanlisik ang mga mata nito at animoy na pabulala sa mga katagang ikinagimbal ng matanda. Inilahad nito ang rason kung bakit nagkaroon ng kasunduan. Dagdag pa ng pinuno ng ik-ik na kung sana'y hindi siya niloko ni Aling Minda, hindi aabot sa kung anong kasunduan ng lahat.
akmang lalaslasin nito ang ulo ni Tandang Kemoy nang may biglang may tumaga sa bandang likuran niya. Akmang lilingon pa sana ito na mabilis na kumilos si Aling Minda upang tagain ang nilalang sa liig. Dahil nilamon ng galit at takot ang matanda, kung kaya't lahat ng nararamdaman nito ay itinuon niya sa pagtagasan nilalang. Ni hindi nakaporma ang pinuno ng mga ikik na isa-isa ding nagsilapitan ang mga natitirang gabunan upang lapain siya. Nagsisigaw pa si Aling Minda habang wala sa sarili na pinagtatataga. Inawat naman ito ng kapatid nang makita niyang lasog-lasog na ang katawan ng ikik. Tama na! Minda! Tapos na! Ni hindi makapaniwala si Mando sa ginawa ni Aling Minda. Inalalaya naman ni Maria ang mga kapatid na noon ay hindi na gumagalaw dahil sa mga tama sa katawan. Iilang tauhan ni Tandang Kemoy ang naglinis ng lugar. Ayon sa kanila, hindi dapat maabutan ng umaga ang mga gutay-gutay na katawan ng mga ikik. Dahil kung magkataon, malalantad sa mga tao ang lahing kanilang iniingatan. Pinahiga na muna ng magkapatid sa loob habang hinahaplasan ito ng lana ni Marie. Umiiyak ito dahil natatakot sa pwedeng sapitin ng mga kapatid. Samantalang nakaupo si Aling Minda sa labas katabi si Tandang Kemoy. Tumutulo ang mga luha habang humihingi ng tawad. Doon isinalaysay ni Tandang Kemoy ang lahat. Naging magkasintahan pala ang pinuno ng mga ikik at si Aling Minda. Ngunit nagbago ang naging pasya nito noong hindi niya kayang tanggapin ang pagiging isang aswang. Tinakasan niya ang lahat at ang naging kapalit ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang angkan. Si Maria ang magiging kahalili dahil hindi matanggap ng pinuno ng mga ikik ang nangyari. Noong una'y nagapi na sila pero dahil inilatag ang kasunduan kung kaya't pumayag ang kabilang angkan. Hindi aabot sa ganito kung naging maayos ang pagpapasya ko. Patawarin mo ko, Tandang Kemoy, pati na ng mga anak mo. Nadamay sila ng dahil sa akin. Tapos na, Minda. Ano man na nangyari, wala tayong masisisi, kundi tayo lang din. Walang kapatawaran sa angkan ng mga ikik ang ginawa natin. Pero nangyari na nangyari. At hindi na yun mababago pa. May pag-asa pa para ituwid ang pagkakamali. Pero sa ibang paraan. Tandang Kemoy, tatanggapin niyo kaya ako bilang magiging asawa ni Marie? Imbes na tutulong na sana ang luha ni Aling Minda, bigla itong natawa dahil sa wakas, naging matapang si Mando sa paglalahad ng kanyang tunay na hangarin. Mag-uumaga na ng mga oras na iyon at tanging panghiti lang ang naging tugo ng matanda. Kinaumagahan, hindi pa gaanong magaling si Poloy at Oway. Mababakas pa sa mga katawan nito ang mga tama at natamo sa nagdaang labanan. Maging si Mando ay may marka din ito, pero nadadala sa pagpahid ng lana. Nagising ang tatlo na nagkagulatan sa ibabaw ng lamesa. Biglang tayo si Junjun at Hagonoy nang makitang may hawak pang itak si Rigor. Mukha itong hangaway sa ayos na parang kung sinong matapang. Tumayo ito at sumigaw. Ano? Akala nyo maluloko nyo ba kami? Mga lahi kayo na! Napatigil sa pagsasalita niya nang bigla siyang binatukan ni Marie na nooy asar na asar dahil nakakabulahaw ang boses nito. Kay aga-aga, ano bang problema mo? Kung mga aswang niyang kaharap mo, kagabi pa lang nilapa na kayo. Tarantadong tuwa. Tapang-tapangan pero niwala ka namang ibubuga. Sige na, umuwi na kayo. At kayong dalawa, ayusin niyo ang mga buhay niyo, ha? Ayoko kayong laging nakikita dito. Napaatras ang tatlo at nagsipagtakbuhan pa uwi. Ilang minuto lang din ay biglang bumalik si Junjun. Naalala kasi nito si Mando. Ayon pa sa kanya, kinakailangan nilang tapusin ang naiwang trabaho sa palayan. Pasensya ka na muna, Pret. Kailangan ko magpahinga. Wala tayong maayos na tulog.
sa susunod na araw na lang natin tapusin. Alam ko at naiintindihan ko, pre. Pasensya ka na, ha? Hindi ko maalala ang nangyari kagabi. Ganun pa man, ano man ang pagpapasya mo, asahan mong nandito lang ako, laging nakasuporta sa'yo. Tama na ang drama, pre. Gusto ko na muna magpahingat, pagod na ako. Tara na, sabayan na lang tayo. Aling Minda, babalik po kami dito mamaya para mamanhi ka na. Matutulog lang po ako ng konti. Napangiti na lamang ang lahat dahil sa sinabi ni Mando. Maging si Tandang Kemoy na nasa gilid ay napatango na lang din. Alam niya na desidido na ang lahat kung kaya't hindi na ito umuwi. Bagkos ay hinintay niya na lang na makabalik ang binata para maibigay ang tamang basbas. Nagkapatawaran ang lahat, lalo na si Tandang Kemoy at Aling Minda. Ano man ang nangyari sa nakaraan, pinili na nila itong kalimutan upang makapagsimula ng panibagong buhay.